Grabe ang pasabog dito ni Ninyo Barsaga, mga tol. Nakakagulat, nakakagalit, at nakakalungkot kasi pondo po ng bayan definitely ang ginasta ng mga politikong nasa likod po ng revelasyon niya na ito. Biruin ninyo, sa panahon daw po nitong si Rodrigo Duterte, nagdadala daw po sila ng mga babae sa Malacañang. Ang nakakagulat, ang halaga. Bawat gabi, 120,000 pesos ang bayad dito. At ito po ay hindi niya daw mabilang. Kung hindi niya mabilang, eh baka 100 o 1,000 pa na mga instance yan diyan po sa Malacañang. Idemanda na lang nila itong si Ninyo Barsaga kung talagang ito ay nagsasabi sa kanila ng kasinungalingan. Pero wala namang pinangalanan dito si Ninyo Barsaga. Pero Duterte administration ang alam po nating nakaupo ng mga panahong iyon. Alam niyo hindi katanggap-tanggap yun, mga tol. Kasi naghihirap tayong mga Pilipino. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. Ultimo mga nasa lansangan na mga namamalimos, pagka kumakain po yan ng sardinas, bumibili po sila, di ba? Meron pong value added tax. Nagbabayad po sila ng buwis. Tapos dadalhin lamang ng ilang mga corrupt na politiko sa ganyang uri ng lifestyle. Magbabayad ng babae, 120,000 per night. Nak ng teteng, dito sa vlog na ito, sinabihan itong si Ninyo Barsaga, si Banat Bay, na bugaw. At ito pong si Maharlika, tinawag namang Mangkanor, itong si Rodrigo Duterte. Kaya pala binabansagan siyang Mangkanor kasi ang dami daw mga babaeng pumapasok diyan po sa Malacañang. Nakakagulat talaga, no? Nakakagalit kasi pera po ng bayan ang ginagastos diyan. Alam nga naman, bulsa po nilang ang pagkunan diyan. Tapos meron pang sinabi dito si Ninyo Barsaga. Meron daw pong politiko under the Duterte administration, bago po matapos ang administrasyon niya, eh naglabas daw po ito ng bilyong-bilyong pera papunta sa ibang bansa. Ang pinakamaliit daw po, 500 million pesos. Ang initial na ibinigay nitong si Ninyo Barsaga ay GB. Sino kaya yung GB, ano? Napakayaman naman nun. No? Si Ninyo Barsaga, aminado na sila'y tumanggap ng allowance mula sa Duterte administration. Nakikita niyo yung mga gold na pinapakita nitong si Ninyo Barsaga? Perhaps bahagi iyan. Ha? Hindi naman siya nagkakaila at salamat sa kanya sa pagiging matapat niya na siya'y tumanggap ng bayad. O kaya kayong mga panatiko ng mga Duterte, mag-isip-isip kayo. Harap-harapan na kayong niloloko. Hindi nyo pa nakikita. Huwag natin kalimutan, meron ding 51 billion pesos by the way, na tayo'y nagtatanong hanggang sa ngayon. Hindi man lang maipaliwanag kung saan napunta. Sabi nung defender nitong si Paulo Duterte, eh, napunta daw po sa DPWH. Hindi totoo yun. Ang DPWH lamang ang nag-implement ng project kung meron man. Ang tanong, nasaan na yung proyekto dyan sa First District? Kasi 51 billion pesos ang pinag-uusapang halaga. Dapat marami kayong nakikitang infrastructure project dyan sa lugar ninyo, mga taga Davao. But going back, dito sa topic nitong si Ninyo Barsaga, eh nakakainis talaga, nakakagalit na malalaman po natin na ang mga politiko na ito nagpapakasarap literally sa kandungan ng babae at magbabayad ng 120,000 pesos per night. May protocol pa. Sabi ni Ninyo Barsaga, eh hindi daw pwedeng pumasok sa Malacañang ang babae kapag ka may suot na hikaw, necklace, may suklay, may singsing, bawal lang nakapayong, bawal lang may suot na may dalang bag, maliit man o malaki. Parang pelikula lang, ano? Talagang dapat malinis yung babae kasi baka gamitin yung mga bagay-bagay na yon para po ipatay doon sa kanilang pupuntahang tao. Ano? Napapakamot tuloy ako sa ulo eh. Ay nako mga tol, pero sa totoo lang makati ulo ko eh. May balakubak yata. Ang hirap magpahaba ng buhok. Buti pa si Ninyo Barsaga, kalbo. Walang problema sa buhok, ano? Ganun pa man, kaya ko po ito pinapahaba. Kasi
yan ang para sa akin manifestasyon na nakikita ko ng pagsuporta ko kay Pangulong Bongbong Marcos. At hindi ganoon si Pangulong Bongbong Marcos. Ang nakatutuwa kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi siya babaero. Eh yung hinahangaan ninyo, anak ng teteng na yan. Kung hindi man si Rodrigo Duterte, hinayaan niya na yung mga tauhan niya magpasasa sa kandungan ng mga babae at magbayad ng 120,000 pesos. Katanggap-tanggap ba sa inyo yon? Hindi ba kayo nagagalit doon? Kayo, nagdidildil kayo ng asin sa pagkainan? Nagpapakahirap kayong kumita sa isang araw? Tapos yung sinusuportahan ninyo, nilulustay ang buwis na ibinabayad ninyo para sa mga babae? 120,000 pesos? Subukan niyong i-debunk itong sinasabi ni Ninyo Barsaga. By the way, sa mga supporter dyan ng mga Duterte, kasama na yung mga DDS, ng mga vloggers, i-debunk nyo ngayon ang sinasabi nitong si Ninyo Barsaga. E after all, even nga daw po itong si Banat Bay, sampid lamang sa DDS. Kasi sabi ni Ninyo Barsaga, 2015 pa lamang, bahagi na po siya ng noon ay tinawag nilang Mayor Rodrigo Roa Duterte National Movement. Ito daw si Banat Bay, sampid lang daw ito. Nakiayon lang daw po ito nung nanalo na itong si Rodrigo Duterte. I do not know kung totoo yan, ha? At hindi ko rin sinasabi lahat ng mga sinambit dito nitong si Ninyo Barsaga ay totoo. Pero nakakagalit ang mga impormasyon na yan. Ha? Nakakagalit po talaga dahil pera po ng bayan ang nilapastangan, ang nilustay. Hindi po yan katanggap-tanggap. Magising na kayo sa katotohanan. Yung pangulo po natin ngayon nagsusumikap para iangat ang buhay ng mga Pilipino. Ang pagkakalugmok ng ating bansa, maayos. Pero kayo, instead na i-appreciate nyo ito, suporta pa kayo ng suporta doon sa tunay na bangag. Tatawagin pa ang ating Pangulong Bongbong Marcos na adik at bangag. Eh mukhang siya naman talaga ang adik at bangag. Kapag ka nasa lucid interval niya itong si Rodrigo Duterte, mahal niya daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Kapag ka unlucid o hindi clear ang pag-iisip, tatawagin niyang bangag at adik si Pangulong Bongbong Marcos, pagbabantaan pa na ipapapatay. Nakunang teteng, ganyan ba ang gusto ninyong Pangulo? Babaero, palamura, walang takot sa Diyos, lapastangan sa kapwa, sabi nitong si Arturo Las Cañas, monster, kasi mamamatay tao. Ang daming mga Pilipino daw ang pinapatay nitong si Rodrigo Duterte, ayon kay Arturo Las Cañas. Ganyan ba ang gusto ninyong politiko? Ako, ayoko po ng ganyan. Hanggang dito na lamang mga tol, before I let you go, maraming maraming salamat. Please subscribe to this channel, follow this page, at pakipollow nyo na rin po ako sa ating TikTok account. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.